sekarang pemasok parang ano pumasok siya ng dahan-dahan ba? Ano ba yun? Ang buti na lang. Kamusta mga tol? Nandito tayo ngayon sa washroom ng tenant kasi papagawa niya yung kanyang diverter spout. Actually, sira na to. Hindi na siya nagdala kaya yung tubig hindi na umakit sa taas. So, pakita ko sa inyo kung paano. So, ayan yung kanyang diverter spout. So, pag binuksan mo yung tubig, so, dapat ihilahin mo to para pangat yung tubig doon sa shower head. Kaya lang, hindi na siya umakit tubig kasi nasira na siya. So yun, mayroon makat ng konti. Kaya lang hindi talaga sinasira siya. So, infection ng tubig dito na sa spout mababa. So, sa taas hindi na. Kasi hindi niya nailalak. So, ngayon, ang ECR niya, papalitan natin. Ito ang ipapalit natin dyan. So, kailangan natin dyan ay, siyempre, dapat dalitin natin natin channel lock. Itong Allen key natin. At itong diverter spout na to, may kasama na itong Allen key sa loob. Yung talagang size niya. Sa bilas side. So, ito. May kasama na siya yung talagang size niya. So, nagdala din ako ng extra. Baka sakaling lumubag na yan. So, at least, hindi ako mahirapan. And then, syempre, kailangan din natin ng silicone para lagyan natin ng silicone ng paligid ng spout. Okay? So, simulan na natin mga tol. So, ang gagawin natin ay itong Allen key niya sa loob mismo ng box, itong gagamitin muna natin. Kasi hindi natin pwedeng gamitin muna yung isa kasi baka hindi naman talaga siya ano. Kasi yung ano niya, nasa itong ano niya, nasa ilalim. Ito, dito. So, ilalim siya. Ilalim. So, ngayon, nakapayal lang din natin sa ilalim. Huwag natin pipihitin kasi nakakabit lang to sa copper niya. So, yung copper, pag nagkakamto ng lamat, baka maputol bigla. So, mapalitan natin ang buo yun. Nahirap na. Kasi ano to, itong style na to ay slip fit ito. Ito yung isasalpak mo lang, hindi siya thread. Hindi katulad ng iba, meron siyang thread. So, ito wala. So, kapayin mo lang sa ilalim. Para, oops, pwede pa. So, medyo mahigpit. Kailangan saling-saling ka pumapatol kasi pag hindi ka marunong kumapa, mahihirapan ka. Dapat yan ang pagpapractice mo lagi, yun yung pagkapa. Dahil importante sa atin ang marunong kumapa at marunong sumalak. Okay, medyo maluwag na. So, hilahin lang naman natin to. Oh, di ba? Ito na yung tol, no? Luma niya. So yung loob niya sira na kasi. So hindi mo natin nakikita yung loob. Hindi naman natin ito pwedeng baklasin para palitan lang kung dapat. Pero kailangan palitan natin ang buo. So ito yung sinasabi ko sa inyo na yan tol yung copper niya pinagkakapitan. So may mga mark na siya. So mahirap na yan kasi pag pinit lang natin baka magkaroon ng lamat yung lumipis yan. So lalo tayo mapapasama. Madali lang naman siya ang ikabit. Pag sanay ka na naman, so madali na talaga. So, linisin muna natin itong itong silicone na dati. Ito siya.
Linisin muna natin yung silicone na yan na luma. Kasi papalitan natin yan ng bago. Hindi ko nadala yung scraper ko kaya yan o kasi so hindi ko na rin na, ano, na nawala na rin sa isip ko. Pero buti na lang dala ko lagi itong cutter na to. Dati hindi rin ako magdala ng cutter lagi sa bulsa. Kaya lang inakilala ko nung Pilipino na nakilala ko yung Pilipino security dun sa may sa dati ko pinapasukan sa may Toronto housing na building kasi maraming loko doon. Kaya sabi niya sa akin eh magdala ka ng ano ng small knife o cutter at least meron kang pang protection in case na may mga ano sa'yo. Sabi ko sa kanya, eh kasi baka pag may masita ako ng pulis, taningin ako. Sabi sa akin, sabihin mo lang, ginagamit mo sa trabaho mo yan. Para hindi nila. Kasi sabi ko, sinayaman mo sa akin lang building maintenance ka, building super ka. So alam na nila yun. Kaya maintindihan nila yun. Ayun, kaya hanggang dala na ako ngayon. So at least eh, kung may mga loko-loko man na magandang na sa akin, hindi, kahit paano. Makasugat man lang, okay na. Kasi cutter lang. Hindi ka mo ito may babaon sa katawan na. In case. Diba? Kaya alam, mahirap makakulong dito sa Canada mga tol ha. Tandaan niya kasi masisira record mo. Kung may gusto kang ipetisyon, kung mahihirapan ka. Katulad niya, let's say, gusto mo ipetisyon ng parents mo, godparents, so mahihirapan kang kunin sila dahil may record ka. So hindi maganda yun. So, kung kinakailang umiwas ay umiwas. Ang baho naman dito sa CR na to. Amoy kilikili. Ano ba yan? Parang... Anyway, tuloy na natin to para matapos na natin at na... Hindi natin maamoy ang kilikili na yan. So, papasok lang natin to pala. Kaya, butas ito. Papasok lang natin. Kasi diretso lang natin. Oh, medyo actually, kung... Kasi medyo mahigpit gawa nung yung rubber niya. Matigas pa siya. Kaya... Nahirapan tayong i- Ayan o. Dapat eh, kasi siyempre eh. Nakupo. Ayan na yun. Buti na lang pumasok. Parang ano. Pumasok siya ng dahan-dahan ba? Ano ba yun? Ang buti na lang. Hindi umaray. Ay! Ano ba yun? Okay, ito na po tayo mga kapatid, nasa laba, hindi ko na makapa, may nawala na ako sa pagkapa ko, pumasok lang ako, nawala na yung pagkapa ko, eto, okay, oops, ay pumasok pa, dito mga kapatid, okay, dito para makita mo lang, pwede pa naman yan to kasi hindi pa naman nakahigpit eh, kaya pwede mo pang pihitin. Pag mahigpit na, huwag na. Mahirap na. Huwag mo nang balakin. Okay? So ngayon, mahigpitan na natin. Oops. Ay, ka na pumasok ka. Makapa ah. Kailangan akong kumapa ah. Uy, magpakapa ka naman. Napakasimple lang totol, no? Pero kung totoo sa'yo, merong, kung ikaw may experience na ganito, tapos may nagpakabit sa'yo, sisingilin mo lang na $150. Ganon kakapal ang mukha ng mga plumber dito. Napakasimple. Siyempre, kung halimbawa wala kang may experience, magbabayad ka. Mapapabayad ka. Kung mapagtawaran ka, siguro baka sabi, sige, 100 na lang. Tapos sa'yo pa yung diverter spout. Diba? Sabi pa kasi pag sa kanila yung parts, mas mahal lang i-ano nila isingin nila siyempre bibiliin nila yon, tapos kasama pa labor yun minsan eh kaya yung mga plumber dito malakas din kumita eh. Okay, so pag sa plumbing huwag yung masyadong hihigpitan, hindi rin maganda pag masyadong mahigpit, dapat yung tama lang pag alam mo nag tight na pagpihit mo okay na siya. So ngayon ang gagawin natin ay talaga na naman ating kailangan
ng silicone. So, pero testingin muna natin to, la. Okay? Testingin natin. Ayan, alis muna tayo dito sa bata para sure tayo banda yung mga bata na siya pag in-open natin. Okay, ito yung pool niya. At ayun naman, nag-close. Oh, sumanda ngayon ng shower. Oh, diba, tagumpay. So, ganyan yung mga tol. So, kasi nag-lock na siya sa loob, kaya yung tubig tuloy-tuloy na rito sa may pipe pataas hanggang sa shower head niya para makapaligo na ng maayos yung mga customer natin. tenant, okay? So, papatayin lang natin to para malagyan natin ng silicone. Ayan na, tol. So, ngayon, nabasa itong wall dito. So, kailangan natin tuyuin muna ito eh. Mahirap na eh. Baka sayang na yung trabaho natin. Hindi rin dumikit. So, kailangan natin patuyuin yan. So, so, ito na yung aking ginabit natin na silicone. Tanggal natin yung tornilyo kasi nalagyan ko ng tornilyo para hindi tumigas. Okay, silicone. Medyo hindi naman talaga ako mahusay mag-silicone, pero kailangan natin pag-aralan ng pagsisilicone kasi part din to ng actually ng plumbing, isa sa mga trabaho din natin yan. Pag ganyan tol, ginagawa ko, binabasa ko yung daliri ko tapos igaganong ko siya sa pay ko para maganda na siyang tingnan. Kaya lang itong kabilang part eh hindi pa masyado, pero nagandin lang natin, hindi natakpan ang silicone eh. Oops, kumalat na. So, medyo hindi na pala ako nakapag-gloves, no? Nakalimutan ko na rin. Anyway, okay naman, hindi na masyado madumi yung ating inahawakan, kaya hindi ko na rin naisipan mag-gloves. So, kailangan, pag nagano ka ng silicone, kailangan babasain mo kamay mo, tsaka mo aanihin para makinilis siya. So, tingnan nyo tol. Medyo hindi na mapaprofessional na gawa yan, pero asa na ba? Taas. Yan. Okay na. Kahit paano, okay, di ba? Pwede na rin. Pwede na rin. So, patuyuin lang natin ha, para habang dumating sila, eh, okay na. So, yung ibabaw lang naman to, pwede na ilagyan din na kailangan natin. Pwede lagyan yung ilalim din natin. Sabihin din natin kailangan lagyan yung ilalim ng silicone kasi yung tubig, sa ibabaw lang naman dumadaan. So, kaya tinalagyan ng silicone niya para hindi pumasok yung tubig sa loob at magkaroon ng leak sa baba. Baba nagsashower sila. Ganun lang naman ang purpose niyan. So, yung baba, hindi naman kailangan ang ganda ng silicone kasi nga hindi naman dadaan na doon ang tubig kapag natakpan na yan. So, ayun lang mga tol. Sana may napulot kayong kahit paano ay aral mula sa akin. Simpleng aral lang. So, ayun naman na may sisend ko sa inyo sa YouTube channel ko na to. Sana ay patuloy niyong subaybayan at abangan ang mga video na susunod para magkaroon, para meron kayong matutunan. Babus!